Payasom si Secretary Bernard Romulo Puyat ng Department of Tourism. Madam Secretary, maraming salamat po. Good morning. Happy New Year. Yes, good morning kabayan at magandang umaga po sa inyong lahat. Happy New Year. Happy New Year po. Ano po ang latest dito kay Gwyneth Ann Chua na yung nangyaring nag-positive siya at parang nakaalis kaagad sa Berhaya Hotel nang hindi pa tapos ang kanyang quarantine? According to the BOQ, nasa isolation hotel siya ngayon dahil nag-positive. So right now, as soon as we nanakuha namin yung pangalan, nahanap namin naman siya at nasa isang isolation hotel. Paano nyo nakita kagad dito? As soon as nabigay, kasi yung mga nakasama niya, nung nag-party sila, nung nag-dinner sila, binigay yung pangalan nila, binigay yung pangalan ni ng taong yon, napahanap natin sa PNP at Coast Guard, at as soon as nahanap, ay dinala na siya sa isolation hotel. So, sino hong kumausap na sa ating mga otoridad? Kay Buba o DILG? Sa PNP po at PNP. Saka sa Coast Guard and sa BOQ. Opo. Anong nakuha natin impormasyon kay Gwyneth Ann Chua? Well, finally umamin naman siya na nag-skip siya ng quarantine. Opo. Umamin naman siya. Sa ngayon, as soon as na nagbigay po kami ng notice to explain sa nasabing hotel, at we're expecting it siguro by today yung kanilang explanation dito. Opo. Although humingi na ho ng paumanhin ang Berhaya Hotel. Pero nakailang araw ho siya sa Berhaya Hotel? Mukhang hindi naman yata nagstay at all sa hotel. Ah? Because hindi talaga nagstay. Kasi as soon as she arrived, the next day, nag-party na. At paano na-involve ang Berhaya Hotel? Ang nasabi ay parang binayaran lamang yung hotel. Okay. Yun ang nakuha namin. At bumalik lamang siya para mag-swab. Pero as we say na, we're waiting po for the explanation of the hotel. Pero nung January 1, nakita namin nung nag-apologize na yung hotel, pero hinihintay namin yung formal explanation ng hotel. Kung sino ang empleyado na pumayag, parang ganon. Na pumayag or mismo yung hotel. So we're waiting na lang, yes. Itong Kampay Resto Bar, anong papel naman ito? Doon siya pumunta yung doon nag-party. Pumunta siya doon nag-party at sinabi rin nila, in-identify nila, meron CCTV cam at mismo sila, in-identify nila na nandun nga the day after this person arrived. Opo. Ay, how about yung sinasabi po sa mga balita na 15 mga participants sa naturang party, ito ba'y nagpositibo o ilan na nagpositibo? Yun ang mga nakasama niya, yung ilan doon nagpositibo, pero minsan yung sa nasabing restaurant, may nagpositive rin. Doon sa restaurant mismo? Oo, sa restaurant mismo. Wow. In fact, nag-close yung restaurant. Wow. Kasi oo, nagpositive rin yung mga tao doon. Yung so mga sila na ang nag-close? Doon. Hindi yun ninyo pinaklose, kundi sila na ang nag-close? Sila na mismo nag-close. At yun na nga, sabi nila, hindi daw nila alam nga na kasi syempre pinakita lang yung vaccination card. Hindi naman nila alam na galing abroad na nakaka-uwi lang. And galing, ginawa namin kabayan, talagang with the PNP, with the DILG, kay Sec Anyo, talagang kinontact tracing namin. At mismo yung nag-positive, yung mga nahawa ng tao, may nahawa rin na iba. So yun lahat ay talagang kinontact tracing. Oo. So nakailan ho tayong contact tracing na positive? Marami-rami. Kasi yung secondary pa lang, nakapag-identify kami, 23. Yung mga nahawa ng nahawa niya. Pero lahat naka-isolate na. Okay. Anong sabi hong dito? Anong katwira ng Gwyneth? Wala siyang katwira siguro. Talaga gusto lang niya mag-party. Yun na nga nung una, yung mga, kasi may mga signed affidavits kami, kabayan. Yung sa kasama niya, mga naging kasama? Oo, sa mga kasama. Kasi nung una, nagde-deny. Nagde-deny yung nasabing hotel. Nung una, may letter kami na nagde-deny at sinasabi ng nasabing hotel na nandun lang sila. Nandun lang daw si yung tao, hindi daw naman nag-skip ng quarantine. Pero yung mga kasama, nagbigay ng signed affidavit. Nagsabi pa nga na, nagyayabang nga
na nakaskip daw siya ng quarantine. O nga daw ho, yun daw ang kwento. Oo, nagyayabang. Pero, sa nakita naman kong incident report at yung report ng PNP, umamin na naman. Oho. So, in other words, nag-deny pa ang hotel? Secretary? Nung una, nag-deny. Nako. Oo, kasi nung una, nung nakuha namin yung pangalan, syempre hinanap namin. Opo. O kung nandun ba, nandun daw, naka-quarantine. Oo, yun pala, wala. Mukhang hindi, oo. Mukhang yun na nga lumalabas eh, para bang nagpapakita lang para sa fifth day ng swab. Ayun. Yun lang, ganun. Oh, so, at least ngayon with what happened, kasi marami na rin kami narinig na kabayan na. Oo, meron ganun, din noong narinig na isang pamilya, Secretary ha, isang pamilya galing din ng States, eh hindi ho nag-quarantine. Oo, so at least ngayon nagbibigay na sila ng mga pangalan. Dati kasi kabayan, sasabihin lang nila, we heard. Eh di ba in media, kailangan natin makakuha ng pangalan para ma-verify. Oo. So at least ngayon, pag may nagsasabi sa aming narinig nila, I always ask, please give us the names. Yes. So in this case, nagbigay sila ng pangalan na huli naman. Actually, meron pa isang kaso eh. Binigay yung pangalan, nag-skip ng quarantine. In fact, nag-post pa sa social media, nagpapamasahe siya. Nahuli na rin. Yun. Eh, parang lumalabas daw na may sindikato. Tinitingnan ba yung angulo na gano'n na Secretary? Yes, tinitingnan. We are working with the BOQ at the Coast Guard at saka sa DILG. Lagi naman kami nagpapaalala sa mga hotel kasi naririnig na nga namin yung mga may ganito daw yung absentee quarantine. Oh. So, ang gagawin na lang namin together with the other authorities, huhulihin na lang kasi syempre, lagi naman nila dinideny pag tinatanong namin sa hotel na narinig namin na may ganito silang patakaran, lagi naman nila dinideny. So, anyway, marami naman nagbibigay na ng mga pangalan. Huhulihin na lang namin, for example, the second or third day, check na lang namin kung talagang naka-quarantine sa hotel na yon. Pero as we speak, nagiging stricto rin naman ang BOQ. Oo, ngayon. I hope because of this, para wag na maulit. Oh, paano gagawin natin ngayon para hindi na maulit? Well, yun na nga eh, isina-spot check na namin ngayon kasi marami na nagbibigay ng mga pangalan. Dito naman sa nasabing hotel, we're waiting for their explanation today nila ibibigay. So either suspension nito, tatanggalin ang accreditation. Correct. At hindi na muna siguro ipapasara muna. Pero titingnan muna natin yung explanation. Opo, opo. Yung Bureau of Quarantine, sila ang magkakaso kay Chua. Tama, yun ang narinig namin, nagmagkakaso ang BOQ. Ay sino ho mag-iimbestiga ngayon sa Berjaya Hotel? That's under the Department of Tourism. Sa inyo, Department of Tourism. Yes. We hope to get their explanation by this morning. Oh. Secretary, tumataas kasi yung mga kaso, more than 4,000 na, tinuhulaan na baka tumaas pa. Meron ba kayong mga bagong patakaran para sa mga tourism establishment? Under alert level 3, dati kasi 50% ang occupancy, bumaba na siya to 30%. Okay. Very strict na dine-in. Meron pa rin staycation, pero yung mga hindi bakunado, dapat ngayon mag-negative RT-PCR bago makapasok. At bago their expense. At their own expense. Yes. Unlike alert level 4, yes. Wala ba kayong alam kung ang Boracay nagigpituli from tourists coming from NCR? Wala pa, pero wala pa. Ang narinig lang namin yung Baguio, nagsara ulit for tourists. Okay. Secretary, maraming salamat po. Good morning and Happy New Year. Good morning and Happy New Year. Stay safe. By Zoom, si Secretary Bernard Romulo Puyat ng Department of Tourism. Ayun.